Magkasama hanggang bilangguan ang mag-live-in partner matapos mahuli sa anti-illegal drug operation sa Parañaque City. Isang parokyano, kalaboso rin, nagbabalik si Vel Custodio. Wala nang nagawa ang mag-live-in partner na ito matapos silang mahuli sa bypass operation sa barangay San Martin Porres, Parañaque kahapon. Natimbog din ng isa pang lalaki na naaktuhang bumibili ng ilegal na droga. Nakatakda sana makipag-transak ang magkasintahan na si alias James at Maria sa mga pulis. Kami po sa Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque ay nagkadak po ng bypass. Nakareceive po kami ng tip mula sa aming confidential informant na ito pong subject namin ay nasa isang lugar. Nung nandun na po kami sa area, nung nag-positive po at na-consummate po yung aming bypass, saka po namin hinuli yung mga subject. Ang suspect na si alias James lang ang target na hulihin sa bypass operation. Pero damay na rin ang kanyang kinakasama na si alias Maria at parokyano nilang si alias Mark. Nakarecovered po kami ng 25, more or less 25 grams ng ipinagbabawal na gamot, shabu, na may street value na 170,000 po. Kumpiskado rin ang bypass money at wallet. Nakulong na dati ang mga suspect dahil din sa illegal na droga. Nakulong na rin ang 14 na taon si alias James sa kasong homicide at kasong gambling naman kay alias Mark. Hindi naman po sa akin yun. Karapatan ko po rin yung ipagtanggol ang sarili ko. Nataling manahimik. Aminado ang dalawang lalaking suspect na gumagamit sila ng illegal na droga. Gumagamit lang po. Gano'ng katagal na po kayong gumagamit? No, 1 year lang po. Lalaro po ako, tapos bigla po kami pinasok. Tapos, pinakawalan po yung kasama ko. Bablatter dapat kami dalawa para hindi na kami ikukulong. Tapos nagulat ako, yung isang kasama ko lang pinakawalan. Tapos isinama ako dito sa kaso nito. Sa akin po, wala po. Pero gumagamit ka ng droga? Gumagamit po ako. Haharapin ng mga suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.